Hello guys! Kamusta? And for today's vlog, i-share ko naman po sa inyo ang isa sa mga paborito kong ulam. Magluluto po tayo ng sinigang na hipon. Ito po ang ating mga ingredients. Okay guys, bumili po ako ng kalahating kilo ng hipon, isang tali ng kangkong or spinach, isang tali ng sitaw or string beans, lalagyan din po natin ng labanos or radish, at maglalagay po ako ng sigarilyas or kalamismis, talong, kamatis, dalawang piraso ng siling haba, at sibuyas, and of course ang ating sinigang sampalok mix. Pwede din po tayong maglagay ng okra kung gusto po natin. Okay, napakasimple lang po ng pagluluto ng sinigang na hipon. Una, magpapakulo lang po tayo ng tubig. And then, ilalagay na rin po natin yung kamatis, ang sibuyas, at talagyan po natin ng kaunting asin. At hahayaan lang po natin siyang kumulo. Ayan, kapag kumulo na po yung ating pinakulo ang sibuyas at kamatis, ay pwede na po natin ilagay ang mga gulay. Dito po, inuuna ko yung labanos, and then isusunod ko na rin po yung sitaw or string beans. And then tatakpan lang po natin siya hanggang sa muling kumulo. Ayan, kumulo na po ulit siya. At pwede na po nating ilagay ang ating sampalok sinigang mix. Ayan, para ma-absorb po talaga yung asim ng ating sinigang. And then, pwede na rin po nating ilagay ang ating suwahe or hipon. Orange na po ang ating suwahe. At this time, pwede na rin po natin ilagay ang ating sigarilyas or ang tinatawag nilang kalamismis. Ito po yung alternate na ginamit ko sa okra. Kasi hindi po kami masyadong mahilig sa okra, kaya ito po yung ipinalit ko. And then, ayan, pwede na rin po natin ilagay ang talong. Pakukuluan lang po natin siyang muli hanggang sa maluto po yung ating mga gulay. Ayan, at this time, pwede na po natin siya lagyan ng kaunting asin. Tansyahin na lang po natin kung gaano karami asin ang ating ilalagay ayon sa ating panlasa. And then, pwede na rin po natin ilagay ang ating siling haba or ang siling panigang. Ayan, pwede na rin po tayong maglagay ng kaunting patis. Tansyahin lang po natin yung paglalagay ng patis. Kung napansin nyo po kanina, naglagay po ako ng asin, kaunti lang, kasi nga po lalagyan po natin ng patis para lalo pong sumarap at malasa ang ating sinigang na hipon. Medyo hilaw pa po yung ating mga gulay, kaya muli po natin siyang pakukuluan. Hayaan lang po natin siyang kumulo hanggang sa maluto po yung ating gulay. And then, ihuhulog na rin po natin yung ating spinach or yung ating kangkong.
halos luto na po ang ating sinigang na hipon. Tikman na po natin. And then kung matabang po sa ating panlasa, pwede natin dagdagan ng pampalasa, asin or yung patis. And then kapag okay na, pwede na po natin siyang hanguin at iserve po natin ng mainit. Ayan, luto na po ang ating sinigang na hipon. Thank you guys for watching. At kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa subscriber, please click subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa aking mga upcoming videos. Thank you guys and see you on my next vlog. God bless!